Labis na nagulat si Harrison Anderson nang mapansin niyang peklat sa braso ng tagalinis sa kanyang opisina. Kaparehas nito ang peklat ng yumao niyang ina. Hindi na maalala ng matandang babae ang kanyang nakaraan dahil sa amnesia, kaya nagpa siyang magpa-DNA test si Harrison kasama ang matandang tagalinis. Wala siyang kaalam-alam na madidiskubre niya ang malagim na sekretong matagal nang bumabalot sa kanyang pamilya. Isang umaga sa kanyang opisina ay abala si Harrison sa pagbabasa sa annual report ng kanyang kumpanya. Natigil siya nang may isang mahinang boses ang nagsalita. "Pasensya na po sir, maabala ko lang po kayo sandali. Maglilinis lang po ako sa loob ng ilang minuto at aalis na rin po ako." Nilingon ni Harrison ang pinagmula ng boses. Isang matandang babae na sa tingin niya ay nasa edad 50 gulang nang may daladalang gamit pang linis. Sige, tuloy ka." Ngumiti ang matandang babae sa kanya tinungong eryang lilinisan. Hindi mapakali si Harrison at sinundan niya ng tingin ang bawat galaw ng ginang. "Para ngayon lang yata kita nakita dito. Ako nga pala si Harrison. At ikaw naman ay si?" Interesadong tanong niya sa ginang. "Melissa po sir," sagot naman ang ginang. "Pasensya ka na Melissa, pero may kamukha ka kasi na kakila." Hindi na natapos ni Harrison ang sasabihin. Dahil nang tumayo siya para lapitan si Melissa, ay aksidenteng natabi niyang kapet tumapon ito sa laptop na kasalukuyan niyang ginagamit. Nagmadaling tinungo ni Melissa ang mesa. "Ako na po sir ang maglilinis dito." Tinaas ni Melissa ang mangga sa kanyang braso at sinimulang punasan ang tumapon na kape. Namangha si Harrison nang tumambad sa kanyang harapan ang isang hugis oval na peklat sa kaliwang braso ni Melissa. "Malinis na po sir ang laptop mo, pwede mo nang gamitin." "Saan mo nakuha ang peklat mo?" turo ni Harrison sa braso niya. "Gustuhin ko mang sabihin sa inyo sir, ngunit ako ay may amnesia. Hindi ko nang matandaan ang nakaraan ko. Maging ang pangalan ko Melissa ay kinopya ko lang sa pangalang nabasa ko sa billboard." "Eh, ang pamilya at mga kaibigan mo, alam ba nila?" "Wala rin po akong pamilya o kaibigan. Mag-isa lang po ako nabubuhay at palipat-lipat ng lugar at trabaho. Ngayon ay nakatagpo po ako ng trabaho sa inyong kumpanya." Hindi makapaniwala si Harrison na may isang babaeng kamukhang ng kanyang yumaong ina na ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Nagkaroon siya ng interes na alamin kung bakit nangyari ang bagay na ito. "Kamukhang-kamukha mo kasi yung yumao kong ina." Hindi na napigilan ni Harrison na sabihin sa kausap ang nararamdaman. "Sabi ng papa ko ay namatay ang aking ina sa isang car accident 28 years nang lumipas." Paliwanag pa niya. "Alam kong nakakatawang marinig ito, pero gusto ko sana magpa-DNA test tayong dalawa. Hindi kita pipilitin pero matutuwa ako kung papayag ka." Bagamat nag-aalangan ay may bahagi ng puso't isip niya na gustong malaman ang kanyang nakaraan. Gusto niyang maibalik ang nawawala niyang memorya. "Payag ako," sagot ni Melissa. Halo-halo ang naglalaro sa isip ni Harrison habang nagda-drive siya patungo sa ospital kung saan isasagawa ang DNA test. Paano kung mali ang resulta ng DNA test at hindi niya naman ina si Melissa? Paano kung sadyang kamukha lang ito ng kanyang ina? Sandaling natigil sa malalim na pag-iisip si Harrison na mag-signal ang red light sa kalsada. Tinigil niya ang kotse ngunit bumalik naman ang alaala niya 12 years ago. Tinuturuan siya ng kanyang ama kung paano kinisin ang tabla. Bata pa siya noon at puro laro ang nasa isip kaya wala siyang pakialam sa kabuhayan ng kanyang amang si Paul. "Nakakapagod naman ang ginagawa mo, Papa. Walang katapusang pagkikinis ng tabla. Bakit hindi ka nalang mag-hire ng ibang gagawa niyan?" "Kapag nag-hire tayo ng ibang taong gagawa nito na kaya naman nating gawin ay magiging tamad na tayo. Maghihirap tayo at matutulad sa Uncle Dexter mo na nabankrupt ang negosyo. Gusto mo bang maghihirap tayo?" At dahil sa ayaw niya maghihirap ay minabuti niyang tumulong sa kanyang ama. Habang kinikinis niyang kahoy ay napansin niya ang isang nilambukos na litrato. Larawan niya ng isang babae na may buhat na sanggol. Siya ang sanggol na nasa larawan. Sa likod nun ay nakasulat ang baby Harrison with mommy na may smiling face. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan na lamig ang buong katawan niya sa nakita. Hindi siya makapaniwala sa nakikita. "Eto ba ang kanyang mama? Sinong babaeng yun?"
meron itong malaking peklat sa kaliwang braso. Nakapansin-pansin dahil sa hugis nitong oval, hindi itong kinikilala niyang Mama Olivia. Nagmamadali niya ipinakita ang larawan sa kanyang papa. "Pa, bakit may larawan ako kasamang ibang babae?" sabi sa picture siyang aking mama. Tanong ni Harrison sa kanyang ama. Inihinto ni Paul ang ginagawa. "Harrison, meron kang kailangang malaman." Kumuha ng alak si Paul sa fridge at hinarap ang anak sa bar sa kanilang kusina. "Lahat ng ginagawa ko'y para sa'yo. Wala akong ibang hinangad ko hindi ang ikakabuti mo. Ako at ang asawa't si Olivia." "Asawa mo? Ibig sabihin, hindi ko nga mama si Olivia. Tama ba ako, papa?" "Oo, anak. Tama ka. Ipapaliwanag ko rin sa iyong lahat." Hindi na natapos pa ni Paul ang sasabihin dahil pinutol na ni Harrison. "Ano ang nangyari sa tunay kong mama, papa?" "Namatay siya sa isang car accident." Bumuntong hininga si Paul at tinitigan si Harrison. "Walang may kasalanan sa nangyari. Aksidente lang ang lahat." Maluha-luha si Harrison sa nalaman tungkol sa kanyang mama. Hindi niya matanggap ang dahilan ng kamatayan nito. Nagpakatatag si Harrison sa nadiskubring katotohanan. Maluha-luha ang kanyang mga mata. Hindi man lang niya nakilala ang tunay niyang ina dahil sanggol pa lamang siya'y namatay na ito. Nang oras ding iyon ay nagdesisyon siyang bisitahin ang libingan ng kanyang ina na kagad namang sinunod ni Paul. Bumuhos ang luha sa kanyang mga mata nang makaharap na ng puntod ng kanyang mama. Hinaplos ni Harrison ang pangalang nakaukit sa lapida. "Jennifer Anderson." "Mama, nandito na ako." Bulong ni Harrison. Naanimoy naririnig ng kanyang kausap. Hinayaan lang ni Paul na ubusin ang oras ni Harrison kasamang puntod ng ina. Naputol ang pag-alaala niya sa nakaraan ng tumulog ng malakas ang busina, sanyalis na pwede na silang magmaneho. "Anong huli mong naalala sa nakaraan mo?" tanong ni Harrison kay Melissa habang hinihintay nilang resulta ng DNA test sa ospital na kinaroroonan nila. "Mga punong kahoy, may isang magtutroso na nakakita sa akin na palutang-lutang ako sa ilog at dinala ko sa ospital. Sabi ng mga doktor, meron daw akong amnesia." Napatangul lang si Harrison sa narinig. Noon naman ay lumapit ang isang nurse sa kanila. "Mr. Anderson, eto na po yung test result." At inabot sa kanyang envelope na naglalaman ng resulta. Malakas ang kabog sa kanyang dibdib habang binubuksan ang envelope. "Maternity rate, 99%. Gulat niyang naibulalas. "O Diyos ko, Melissa, ikaw ngang aking mama." Agad niyang niyakap ang kanyang mama. "Sa wakas, nakita na rin kita, mama ko." Napabitaw siya sa pagkakayakap nang maalala ang kanyang papa. "Ibig sabihin, nagsinungaling ang papa buong buhay ko? Hindi ka namatay sa car accident, pero bakit nagawa ni papang maglihim?" Hinila niya ang kanyang mama. Nakaisip siya ng plano para malaman ang katotohanan kung bakit nagawa ng kanyang papa na magsinungaling. Posible kayang may kinalaman ito sa pagkawala ng kanyang mama? Isang araw ay sinagawa na nila ng kanyang mama ang naisip niyang plano. Magkausap sila sa cellphone. "Mama, hindi mo naman nakalimutan ang plano natin, hindi ba?" paninigurado ni Harrison. Masinsinang pinagmasdan ni Melissa ang harap ng isang mansyon mula sa kotseng sinasakyan niya. "Hindi," nakangiting sagot ni Melissa. Bumaba ito ng kotse at tinungo ang mansyon. Kumatok siya sa pinto. Nakangiti niyang binati si Paul nang pagbuksan siya nito. "Magandang gabi," bati niya kay Paul. Namutla si Paul pagkakita sa kanya. "Ikaw ba yan, Jennifer?" tanong ni Paul. "Patawad, ngunit hindi ako si Jennifer. Meron akong amnesia at hindi ko maalala ang nakaraan ko. Ako nga pala si Melissa mula sa Mayflower Cosmetics. Naparito ako upang ibigay ang gift set sa iyong asawa." Naalis ang kaba ni Paul matapos marinig ang sinabi ng babaeng kaharap. Paul, pakilala niya kay Melissa at nakipagkamay. Dahan-dahan niyang binaba ang tingin papunta sa braso ni Melissa. Napansin niyang malaking peklat sa braso nito. "Meron ba kayong produkto para sa mga lalaki?" "Walang asawa ko dito pero kung gusto mo pumasok ka muna sa loob at magkape, doon natin ituloy ang kwentuhan." "Yes sir, meron po kaming products para sa kalalakihan. Hindi ko po tatanggihan ang alok niyong kape," nakangiting sagot ni Melissa. Pinatuloy siya ni Paul sa loob ng mansyon. Nagpaalam siya kay Paul na maguhugas muna ng kamay.
Bago pa ilatag ni Melissa ang mga produktong binibenta ay tinanong niya si Paul kung gaano na siya katagal sa bayang iyon at kung may pamilya ba siya. 2 linggo pa lang po ako dito namamalagi, sir. Tinungo ni Melissa ang kusina. Bago pa makapagtanong si Paul ay binuksan niya isang cabinet at pinindot ang switch ng ilaw. Malakas yata ang instinct mo. Biro ni Paul, ikaw pa lang ang bisita nakakaalam kung nasaan ang switch ng ilaw. Lahat ng bisita namin hindi alam kung nasaan ang switch kung hindi pa namin ituturo. Namutla si Melissa. Hindi ko rin maintindihan, sagot niya. Pero para kasing familiar ang lugar na to, hindi ko lang alam kung bakit. Kailangan ko na yatang umalis. Bigla kasing sumama ang pakaramdam ko. Dali-dali siyang lumabas sa exit door at tinungo ang lumang sasakyan na ginamit niya. Bago pa siya nahabol ni Paul ay nakaalis na siya. Akala ko'y mali ang cabinet na nabuksan ko. Mabutit na gawa kong buksan ng ilaw. Kausap niya sa cellphone ni Harrison. Huwag kang mag-alala, mama. Gagawin mo lang ang mga inuutos ko dahil ngayong gabi ay lalabas na rin ang katotohanan. 3:00 na ng madaling araw ay gising na gising pa rin si Harrison. Nakaupo siya sa loob ng kotseng hiniram niya sa kaibigan at inobserbahan ang bahay na tinutuluyan ng kanyang mama. Ilang sandali pa ay may humintong kotse sa harap ng bahay ni Melissa. Nakita ni Harrison ang pagbaba ng kanyang papa mula sa sasakyan. Pinagmasdan itong harap ng bahay ni Melissa na parabang pinag-aaralan kung paano ito mapapasok. Kitang-kita niya bawat galaw ng kanyang papa. Maingat ang mga kilos nito. Pumasok ito sa gate at tinungo ang pipeline paakyat sa balkoni ng bahay. Tinungo nitong silid na may nakabukas na bintana. Kahit na madilim ang paligid ay tila nakisama naman ang pagkakataon kay Paul. Mula sa liwanag ng buwan ay naaninag niya ang himbing na natutulog na si Melissa sa kama. Bumuntong hininga muna si Paul bago ilabas ang kutsilyo sa kanyang leather jacket. Dahan-dahan niya nilapitan si Melissa at sinaksakan siya nito. Paulit-ulit niyang sinaksakan siya at dibdib ni Melissa. Noon naman ay biglang nagliwanag ang silid. Tumambad ang 2 police officers at si Melissa. Inaaresto ka namin, Paul Anderson. Hinuli nila si Paul at pinasasan. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man nagsasabihin mo'y maaring gamitin pabor o laban sa'yo sa anumang hukuman. Ikaw ay may karapatan ding kumuha ng tagapagtanggol na yung pinilit kung wala kang kakayahan, ito'y pagkakalub sa'yo ng pamahalaan. Naunawaan mo ba to? Hindi na nakaimik si Paul. Nang dalhin nila si Paul sa presinto, wala na siyang nagawa kung hindi pagtapat ang totoo dahil nahuli na siyang aktong pagpatay kay Melissa. O mas kilala bilang si Jennifer na dati niyang asawa. Idinitali ni Paul ang ginawang krimen laban sa dating asawa. Nalaman ni Jennifer ang pangangaliwa ko sa kanya. Nagkaroon ako ng sekretary kong si Olivia ng lihim na relasyon. Takot ako mabunyag ang relasyon namin ni Olivia at masira ang pangalan ko. Ayoko rin magbayad ng alimony kung magde-divorce kami ng asawa ko. Kaya naman nang magpiknik kami malapit sa isang talon ay nakahanap ako ng pagkakataong patayin si Jennifer. Tinula ko siya sa talon at hindi ko akalaing makakaligtas pa siya. Dahil sa nangyari ay tuluyan na ngang naipakulong si Paul. At si Harrison naman at Melissa ay masayang namuhay na pinupunan ang bawat mga araw na hindi sila nagkasama.